Wala naman po talagang hindi matatakot. Lahat po talaga ay matatakot dahil nakakapagtaka. Sinasabi nila na wala na daw ito, na ito daw ay nagagamot. Pero maririnig po natin kung saan saan bahagi ng lugar na may mga namamatay at talagang karamihan po yung mga matatanda pa nga. At minsan eh, talagang marami na pong populasyon ang nabawas po sa virus na ito. Pero hindi po tayo po pwede magpadala sa mga takot natin dahil nabubuhay pa po tayo. Ang po pwede lang po nating magagawa ay igtingan po natin ang ating pananampalataya at tulungan po natin ang ating katawan na maging malakas. Dahil naniniwala naman po ako na ma-overcome din po natin ito. Kung sakaling mapanatili nating malakas ang ating katawan, ay wala pong dahilan para tayo ay bumigay dahil yan po ay virus. Ang virus po, kung kaya nyo po yung apulahin, matutulungan din po kayo, sasamahan po niyo ng panalangin. Palagi ko naman po ito ay malaking tulong, makakatulong sa atin. Kasi kung magpapadala po tayo sa takot, maaari hindi po virus ang makapatay sa atin, kundi yung takot na rin po natin, lalo na kung meron kayong high blood, kung meron kayong mga diabetes, bawal po dyan ang mga na-stress, kung meron kayong mga nervyos, nakapagpapababa po yung immune system ang sobrang pag-aalala. Kaya mas maigi po na kumalmanti tayo, at tayo ay manalangin at tayo kumain ng tamang mga pagkain, ehersisyo at mga tamang dapat natin ginagawin sa araw-araw upang tayo ay makapagpatuloy. At ito na po, simulan po natin kung ano po ang ating mga pwedeng mga safety measures at mga emergency na pwede natin gawin kapag sakaling meron po tayong mga symptoms. Usually po kasi yan, kung halimbawang bumaba na yung mga immune system natin, iba, nakakalagnat, ano? Kung sakaling nakakaramdam po kayo ng mga signs, kagaya po ng mga hirap sa paghinga, or kagaya ng nagtumataas ang temperature, o nanghihina, o kung ano na pa mga naghahalo-halong pakiramdam ninyo, pinaka-the-best po niyan, lalo na kung araw-araw kayo lumalabas. Siguraduhin niyo po nag-i-steam kayo sa umaga at saka sa gabi. Pwede pong mag-last ang pag-i-steam ninyo ng 5 to 10 minutes hanggang sa kaya nyo, 5 to 7 minutes. Tapos sa gabi, uulitin nyo po iyon. Paano po ba mag-steam? Kumuha po kayo ng kasirola, pakulo kayo ng tubig. Ngayon, pagkatapos po niya mag-boil at a boiling point, ipasok nyo po yan sa loob ng kumot na nakatapat sa ilong nyo. Hanggang sa umuusok po yan, pwede nyo po i-consume yung usok niya. Pwede nyo siya nalagyan ng asin, mga isang kutsara, hanggang sa kaya nyo. And then, makikita nyo po yan na talagang pinapawisan kayo. Ibig sabihin, nanunuot po yung init na yon hanggang doon po sa mga nostrils nyo. Kasi yung virus na yan, nagtatago po yan sa likuran ng sinuses natin. Hindi po yan sa lalamunan na, opo, meron din yan, pero mas more nandun po sila sa likod ng ating mga nasal sa may mga nostrils natin. At doon po sila gumagawa ng website. Kung hindi po natin siya ng mga 3 days to 4 days, pwede na po silang mag-grow. Kapag nag-grow sila, pupunta na po sila sa baga and then gagawa na po sila ng problema doon. Usually, mga lungs problem, respiratory po ang tinitira ng mga ito. Kaya mas mahalaga po na kung sakali man na may mga preventive measures po na maaari natin gawin, yung kagaya ng pag-steam, pag-gargle po ng 3 to 4 times a day with salt, lukuwang water na mainit, nalalagyan nyo ng asin. And then, i-maintain nyo po na palagi kayong umiinom ng vitamin C. Lagi kayong may gulay at may katamtamang prutas. Nag-e-exercise kayo, hindi kayo masyado nag-stress at hindi kayo nagpupuyat. Number one po, dapat lagi po tayo may pinagkakabalahan kasi sabi nga nila, an empty mind is an inhabitant of the evil one. Kailangan po lagi po tayong busy kasi kapag tayo gumagawa ng kahit ano po mang bagay, lagi po tayong nai-stress kapag sobra po tayo sa pag-iisip. Isa po yan sa nagiging dahilan ng stress. Wherein, kung kayo po ay productive at marami kayong ginagawa, nakakabawas din po yan ang stress. At kung kayo po ay pagod na, pwede na rin po kayong magpahinga. Well, yan po yung mga aking na kalap na po pwede po. Yan naman si Nanit. May peklat sa mata. Bakit? Makulit! Tapos maninisi siya na siya lang daw pinakapangit sa lahat. Yan kulit niya eh. Hindi siya makulit. Eh, alam niya naman si Lola mo, pagod yan nung bata pa kami. Laging maraming ginagawa niya. At wala naman po talaga.
pagod yan lagi. Kaya hindi ko kinukulit yan. At wala, pagpagod ng tao, nervyosa talaga yan. Nananakit talaga yan. Laging pagod eh. So, lagi pa siya nagugulpi noon. Ako hindi ako nagugulpi ni Lola mo. Hindi ako naano yan dahil hindi ako nangungulit. Hindi ko galing mangulit eh. Pag inutusan ako niyan, galaw agad ako. Kilos agad ako, no? Patumpik-tumpik. Gandang araw po sa inyong lahat. Pag-uusapan po natin ngayon ay ang tungkol po sa COVID-19 na talaga po namang kinakatakutan ng mga karamihan tao ngayon. At wala naman po talaga hindi matatakot. Lahat po talaga ay matatakot dahil nakakapagtaka. Sinasabi nila na wala na daw ito, na ito daw ay nagagamot. Pero maririnig po natin kung saan saan bahagi ng lugar na may mga namamatay at talagang karamihan po yung mga matatanda pa nga. At minsan eh, talagang marami na pong populasyon ang nabawas po sa virus na ito. Pero hindi po tayo po pwede magpadala sa mga takot natin dahil nabubuhay pa po tayo. Ang po pwede lang po nating magagawa ay igtingan po natin ang ating pananampalataya at tulungan po natin ang ating katawan na maging malakas. Dahil naniniwala naman po ako na ma-overcome din po natin ito. Kung sakaling mapanatili nating malakas ang ating katawan, ay wala pong dahilan para tayo ay bumigay dahil yan po ay virus. Ang virus po, kung kaya nyo po yung apulahin, matutulungan din po kayo, sasamahan po nyo ng panalangin. Palagay ko naman po ito ay malaking tulong, makakatulong sa atin. Kasi kung magpapadala po tayo sa takot, maaaring hindi po virus ang makapatay sa atin, kundi yung takot na rin po natin, lalo na kung meron kayong high blood, kung meron kayong mga diabetes, bawal po dyan ang mga na-stress, kung meron kayong mga nervyos, nakapagpapababa po yung immune system ang sobrang pag-aalala. Kaya mas maigi po na kumalmanti tayo, at tayo ay manalangin, at tayo kumain ng tamang mga pagkain, ehersisyo, at mga tamang dapat natin ginagawin sa araw-araw upang tayo ay makapagpatuloy. At ito na po, simulan po natin kung ano po ang ating mga pwedeng mga safety measures at mga emergency na pwede natin gawin kapag sakaling meron po tayo mga symptoms. Usually po kasi yan, kung halimbawang bumaba na yung mga immune system natin, iba nagkakalagnat, ano? Kung sakaling nakakaramdam po kayo ng mga signs, kagaya po ng mga hirap sa paghinga, or kagaya ng nagtumataas ang temperature, o nanghihina, o kung ano na pa mga naghahalo-halong pakiramdam ninyo, pinaka-the best po niyan, lalo na kung araw-araw kayong lumalabas. Siguraduhin niyo po nag-i-steam kayo sa umaga at saka sa gabi. Pwede pong mag-last ang pag-i-steam ninyo ng 5 to 10 minutes hanggang sa kaya nyo, 5 to 7 minutes. Tapos sa gabi, uulitin nyo po iyon. Paano po ba mag-steam? Kumuha po kayo ng kasirola, pakulo kayo ng tubig. Ngayon, pagkatapos po niya mag-boil at a boiling point, ipasok nyo po yan sa loob ng kumot na nakatapat sa ilong nyo. Hanggang sa umuusok po yan, pwede nyo po i-consume yung usok niya. Pwede nyo siya lagyan ng asin, mga isang kutsara, hanggang sa kaya nyo. And then, makikita nyo po yan na talagang pinapawisan kayo. Ibig sabihin, nanunuot po yung init na yon hanggang doon po sa mga nostrils nyo. Kasi yung virus na yan, nagtatago po yan sa likuran ng sinuses natin. Hindi po yan sa lalamuna na, opo, meron din yan, pero mas more nandun po sila sa likod ng ating mga nasal sa may mga nostrils natin at doon po sila gumagawa ng website. Kung hindi po natin siya ng mga 3 days to 4 days, pwede na po silang mag-grow. Kapag nag-grow sila, pupunta na po sila sa bagay and then gagawa na po sila ng problema doon. Usually, mga lungs problem, respiratory po ang tinitira ng mga ito. Kaya mas mahalaga po na kung sakali man na may mga preventive measures po na maaari natin gawin, yung kagaya ng pag-steam, pag-gargle po ng 3 to 4 times a day with salt, lukewarm water na mainit, nalalagyan nyo ng asin. And then, i-maintain nyo po na palagi kayong umiinom ng vitamin C. Lagi kayong may gulay at may katamtamang prutas, nag-e-exercise kayo, hindi kayo masyado nag-i-stress at hindi kayo nagpupuyat. Number one po, dapat lagi po tayo may pinagkakabalahan kasi sabi nga nila, an empty mind is an inhabitant of the evil one. Kailangan po lagi po tayong busy kasi kapag hindi po tayo gumagawa ng kahit ano pa mang bagay, lagi po tayong nai-stress kapag sobra po tayo sa pag-iisip. Isa po yan sa nagiging dahilan ng stress.
wherein kung kayo po ay productive at marami kayong ginagawa, nakakabawas din po yan ng stress. At kung kayo po ay pagod na, pwede na rin po kayong magpahinga. Well, yan po yung mga aking nakalap na pa pwede po nyong maging tulong sa nangyayari natin sa pangkasalukuyan ngayon. Kung meron naman po kayong afford na magpabakuna ng anti-pneumonia, makakatulong din po yan. Pero hindi po siya assurance na ligtas na po kayo sa virus ng COVID. Isa lang po yan sa mga preventive measure na pwedeng makatulong sa inyo. Magpabakuna kayo ng mga boosters, lalo na po sa mga bata, tapos lagi po silang may mga vitamins. Yan lang po, at wag po nating kalimutan ang palagi po tayong manalangin at lagi po tayong magtiwala sa Panginoon dahil siya lang po umihawak ng buhay natin kahit po anong gawin natin, kung siya pa rin po ang nagde-decide ng lahat ng bagay. Kaya magtiwala tayo ng lubusan sa Panginoon at wag na po tayong mag-isip na kung ano-ano. Yan lamang po. Maraming salamat po.